Alam kong alam nyo kung ano ang ating pambansang ibon. Ito lang naman ang nagtataglay o nagsisimbolo kung ano kalakas ang mga Pilipino. Kaya alamin na natin dito lang yan sa Philippines Diaries, pero bago ang lahat, mag-subscribe at pindutin ang bell button upang maging updated sa mga latest video. Ang Haribon pithecophaga jeffrey ay isang malaking agila na makikita sa mga gubat ng Luzon, Samar, Leyte at Rehiyon 12 o Soksarjen. Ito ay ang pambansang ibon ng Pilipinas. Ang haribon ay simbolo ng katapangan ng mga ninuno ng Pilipino. Sila ay may haba o taas na 1 metro at tumitimbang ng mula 4 hanggang 7 kilo. Tulad ng ibang agila, higit na mas malaki ang babaeng haribon kaysa lalaki. Ang haba ng kanilang pakpak ay 2 metro o higit pa. Sila ay kumakain ng mga unggoy, malalaking ahas, kaguang, malalaking ibon gaya ng kalaw at mga bayawak monitor lizard. Ang mga haribon ay unti-unting nawawala dahil sa masyadong maraming pagtutroso. Ito ay isang dahilan kung bakit umuunti ang kanilang populasyon. Tinatayang 400 pa lamang na namumugtong na pares ng mga agila ng Pilipinas ang natitira sa ligaw o wild, kaya't ang paningin ng mga bagong pamilya ng agila ay palaging 1 milyahe upang ipagdiwang para sa Philippine Eagle Foundation PEF, isang non-profit na nagtrabaho ng higit sa 30 taon sa pagtitipid ang species. Ito ang mga listahan ng namumunang 5 agila ay batay sa timbang, haba, at wingspan, ayon sa pagkakabanggit. Maliban kung nabanggit sa pamamagitan ng sanggunian, ang mga nakalistang numero ay ang panggitna na naiulat para sa bawat pagsukat sa gabay na raptors of the world kung saan ang mga sukat lamang na maaaring personal na napatunayan ng mga may akdaang nakalista. Gusto mo bang mag-share ng mga nakakamanghang kwento? E-email lang sa amin. Ano ang masasabi mo sa diary na ito? E-comment na yan sa comment section sa baba. Ngayon nalaman na natin kung gaano kahalaga ang mga ibon sa mundo, kaya kahit anong uri ng ibon man ito basta nabubuhay ay dapat alagaan, dahil sa kanila gumaganda din ang ating paligid na haharap sa atin sa malago at magandang mundo. Iyan at iba pa, abangan na ang susunod na kwento na magbibigay sa inyo ng inspirasyon, dito lang yan sa Philippines Diaries. Salamat sa panonood!